Magandang hapon sa ating lahat and welcome po sa ManilaMed Healthline. Naku, kung ano man po ang pinagkakaabalahan ninyo ngayong hapon, naku, make sure to tune in and for today's episode dahil pag-uusapan natin ang isang interesting na topic which is about Alzheimer's disease. Ayan, kung napaka-importante po na malaman natin yung punot dulo, sinyales at sintomas, at syempre kung paano ba maiiwasan o may gamutan po ba pagdating sa Alzheimer's disease. Ayan, to know more about our topic, let's all watch this video. Natin today who will really help us understand more about Alzheimer's disease at isang eksperto pagdating sa aspetong ito. Let's all welcome Dr. Esther Bitanga, isang neurologist dito sa ManilaMed. Hi Doc! Welcome Hello. Po sa ManilaMed Healthline. Mm-hmm. Batiin niyo naman po ang ating mga excited viewers out there. Hi! Mga FB na kasama ko. Ayun, thank you so much Doc for joining us ngayong hapon. Ayan Doc, sa lahat din ng mga viewers natin, ako make sure to type your questions or comments sa comment section below and Dr. Esther will answer it live na live mamaya. Eto Doc, simula po tayo dun sa pag-i-explain kung ano nga po ba yung Alzheimer's disease. Okay. Ang Alzheimer's disease ay isang cause, no? Mm-hmm. Isang dahilan ng pagka makakalimutin. Yung term sa English na dementia. Okay? Sa atin, Tagalog, ulyanin, di ba? At nung araw, even up to now, ang iniisip ng mga tao, basta ulyanin, wala, ano lang yan, katandaan, di ba? Pero ang Alzheimer's, yun siya ang pinaka-common na dahilan ng pagka-ulyanin. Okay. Yung non-dementia. Okay? And of course, 80% ng mga ng dementia o yung pagkaulyanin eh dahil nga sa Alzheimer's. Pero may mga ibang dahilan pa rin ang dementia katulad ng stroke. Okay. Kung nagka-stroke ka, pwede kang maging ulyanin, okay? And merong kang namumuong dugo, yung subdural hematoma na hindi mo alam, nagka-trauma ka pagkatapos naiba na yung kilos mo, naiba na yung pag-iisip mo. Yes. So, yun din, ano, isang dahilan din yun. And then, yung mga tinatawag na hydrocephalus, no? Oh, naapektuhan din. Okay. And ang pagka makalimutin, isang sakit. Mm-mm. Ang Alzheimer's disease ay isang sakit. Okay. Hindi siya parte ng normal na pagtanda. Hindi siya part ng life. Oo, ng normal aging. Yun. Sabihin is, ano lang yan? Senior moment. Walang ganun, kumbaga, hindi normal, whatever. Doc, ano po ba yung pag-usapan natin yung mga ganitong mga bagay sinabi mo? Pero ano po ba yung mga causes ng Alzheimer's disease? Nakukuha po ba natin sa genetic? Alam mo yung mga ganung factors? Mana-mana, Malaking porsyento ng Alzheimer's disease, ano siya eh, sporadic. Basta nakukuha lang parang infection, walang ano. Pero meron din na nakukuha sa family history, genetics na papasa. Para ng diabetes, hypertension, namamana, no? Pero maraming risk factors sa Alzheimer's disease na kapareho rin sa ng mga stroke. Okay. At sa tingin ko, isang pinaka-importanting dapat malaman 'yon. Dahil alam natin ang Alzheimer's disease ay walang treatment, walang cure. Mm-mm. Okay. When I say cure, para kang nagka-infection, uminom ka ng antibiotics, pero walang after 10 days, okay ka na, 'di ba? Ganon, walang ganon ng Alzheimer's. So, ang tina-target namin ngayon, kami mga doktor, neurologist, geriatrician, yung mga interesado sa treatment ng
Alzheimer's, eh, makuha natin ng maaga at hopefully, ma-prevent natin. Mm-mm. Kung pwede nating ma-prevent. Mm-mm. Okay. So, ano yung mga risk factors na nakita na risk factor siya sa para madali kang mag, pwede kang magkaroon. Katulad ng stroke din, yes. Alzheimer's. Isa na yung diabetes. Okay. Okay. High blood pressure. Hypercholesterolemia, yung mataas na cholesterol. Mm-mm. Mahilig ka sa mataba. Talagang enjoy na enjoy ka. Mm-mm. So, obesity, yung malaking-malaki ka, mataba ka. Yes. Smoking. Pwede rin. Smoking. So, itong mga kondisyong ito, at saka yung hyperhomocysteinemia, na mukhang kulang ka sa mga vitamin B complex. Sa mga parang... Of course, mga poor nutrition. Mm-mm. So, lahat yun, kung maiiwasan, makaka-prevent tayo ng ano, mapapababa natin yung risk natin sa Alzheimer's. Dok, kasi pag kunwari yung mga babaeng operada daw, talaga connected din po. Okay. Mga bagay na yun. Pag sinabi mo kasi na ano na Alzheimer's, ang tinitignan mo yung istorya ng pag-develop ng pagka makakalimutin. Hindi pwedeng nagkasakit, nilagnat, na-confuse kung ano sinasabi. Ay, nako, nagka-dementia na. May Alzheimer's na. Ganun. Hindi. Dapat merong kang point of comparison, merong kang panahon na it ganito siya noon eh. Yes. Kayang-kaya niya itong gawin eh. Mm-hmm. Bakit habang lumalaon, aba hindi na niya malaman. Nawawala na siya. So, ang tinitignan, merong tinatawag na ABCs of dementia, of Alzheimer's or dementia. Okay. Ano yung A? Activities of daily living. Ano mga ginagawa mo? Yung basic, kumakain ka, nililinis mo katawan mo. Yes. Okay, nagsisipilyo ka, gano'n ang ano, no? And then merong mga instrumental activities of daily living, meaning marunong kang humawak ng pera, okay. Diba, na mamalengke ka, nagta-travel ka from one point to the next, nakaka-uwi ka, nakakapagluto ka, kung medyo, ano ka, may checkbook ka, nababalance mo. So, lahat yun nagagawa mo. Yung B naman, behavior. Mm-mm. Bakit ba itong taong to, ang saya-saya dati, maraming kaibigan, parang dahan-dahan, nagiging depressed, nagwi-withdraw, ayaw nang lumabas. Meron naman tahimik, ba bakit biglang nagiging parang salbahe, irritable, naiiba kilos, nagmumura. Meron naman, madalas to ha, yung sinisisi yung mga katulong na... na kinuhay nawawala, napaka-suspicioso. Yes. Oo. Meron naman, disinhibited. Mm-mm. Wala na silang, parang wala na silang pakialam kung mayroong ibang tao dyan. Basta, yung mga usually na hindi mo naman ginagawa sa labas pag may maraming tao, wala lang, gagawin lang nila. For example, baguhubad. Yung ganun. Kung masyadong, yung mga jokes na sinasabi mo na sa hindi tamang sitwasyon. Yun tapos, And then, yung cognition, yun naman yung kapasidad na ginagawa ng utak. And number one, ang tinitignan yung memory. Okay. Na madalas yun ang ano, complaint na makakalimutin. Pero nakikita din yung orientation. Alam ba niya kung nasaan siya? Alam ba niya oras? Alam ba niya dates? No? Tapos, alam ba niya kung paano siya uuwi? Yung mga ganon, ano? Then, yung recall. May sasabihin ako, mapapansin mo yung mga may Alzheimer's, ang kulit-kulit, di ba? Na kasasabi nyo lang, napag-usapan nyo lang. Yes. Maya-maya, tatanungin na naman, di ba? Kaya nga, minsan sinesend niya sa, ako din, paminsan, ano nga ba yung ano? Yung mga ganong pagkalimot, pwedeng mapalagpas. Pero yung
talagang hindi na paulit-ulit na ng tanong, eh talagang alam mong palatandaan na yon, ang kulit-kulit naman, ang kulit-kulit naman, yes, ganon. So yung memory, recall. Mm-mm. Ang mapapansin mo din, ang mga may Alzheimer's, ang natatandaan nila yung remote past. Paano po yan, Doc? Yung lola ko, natatandaan niya yung boyfriend niya nung kabataan. Mm-mm. Yung anak ko, sinabi kanina, yung isang lola na kakilala niya, hindi na daw, although namatay na yung asawa niya, mm-mm, medyo nagkakaroon na rin ng, eh, pero 87 eh. Ang natatandaan niya na mukha nung asawa niya nung kabataan nila. So, yung maayos na malinaw sa kanila, yung mga nangyari noong matagal na panahon. Uh-oh. Pero yung recent events o yung pinag-usapan lang, mm-hmm, natin, eh, hindi nila matandaan. So, yun po yung isang major, parang more on isang the past. Isang sign yun, oo, na ang linaw-linaw na, mm-mm, kukwento sa'yo na, ano. Yung mga nangyari, oo, sa nakaraan. Doc, yung mga minention niyo po, yun yung mga kunwari, yun po yung baka sinyales at sintomas. Mm-hmm. Ano po ba if worst comes? Yung iba, hindi makakompute. Tinetest namin yun. Mm-hmm. Simple lang. Ano ba mo, subtract mo nga yun. Ano nga nyo, bawasan nyo nga yung isang daan, bawasan nyo ng pito, mm-mm, or yung sa English, ano, subtract 7 from 100, mm-mm, and tuloy-tuloy nyo bawasan ng pito. Mm-mm. Eh kung accountant ka ba naman? Madali lang. Oo, sandali lang, ano? O magbibigay kang sitwasyon na may namalengke kayo, may binili kayong ganyan, ano sukli nyo, yung mga ganon. Tapos, mga calculation, language. Hindi sila... Meron silang gustong sabihin, iba tatahimik na lang kasi, mm-hmm, parang iba yung lumalabas na salita sa kanila o hindi nila masabi yung pangalan nung, mm-hmm, nung salita. I mean, ng bagay, no? Mm-hmm. Yung iba naman, iba yung pagkaintindi nila doon sa... Sinabi. Pagkakasabi sa kanila. Dok, na pag-uusapan natin yung mga ganito, signs and symptoms. Ano po ba yung mga pwedeng worst na mangyari na it can lead to something underlying issues pa? Hindi. Iba-iba kasi may tatlong stages ang Alzheimer's. Mm-hmm. Okay? Yung mild, naaalagaan pa, yung basic, naaalagaan mo, mm-hmm, para sarili mo. Paminsan-minsan, nakakalimot ka. Pero minsan yung ibang mga naiba yung salita mo. Mm-mm. Una nga sabi first the name. Ang pangalan ng tao yun. Ano ba yung sintomas yung ganun daw? Oo, pero pagkatapos na re-recall mo. Pwede pa yun, oo. Pero yun nga first the name, then the face, yes, yung mga ganun, ano. Pero yung hindi mo pa kailangan masyado ng wala ka pang kailangan assistance ng iba. Mm-mm. Hanggang mapunta ka sa... And then, pinag-uusapan niyang progression na yan, may time element, okay, no? Then, habang umaano, sumasama. Mm-mm. Hanggang moderate na, kailangan na ng konting may uma-assisti na. Oo, na mas matagal na nakakalimutan kung saan nilagay yung pera, hindi na siya minsan makauwi. Pati yung... ibang activities of daily living, kailangan na siyang tulungan magbihis, so, umili ng damit niya. And then yung severe na talagang bedridden na wala na siyang alam. Mm-mm. Lahat na caregiver na nag-ano, pati pagdumi, pati ano, hindi na siya makapaglinis ng sarili niya. Mm-mm. Yun yung severe. And it pwedeng mag-progress yan. Every 5 years, from age 65. Mm-mm. Doon po ba usually nag-start? Every 5 years na dodob, na nag-i-increase yung chance mo ng sumama ng sumama. Pero standard po ba na 5 years yung ano time? Or depende pa rin dun sa tao or sitwasyon ng tao? Parang yun lang ang na-observe na course ng, ng sakit. Pero usually po, Doc, anong age yung karaniwang nag-i-start tong... May pre-senile na sinasabi, pre-senile before the age of 65. Okay. And then,
yung iba nga 60 to 65. Mm-mm. Dapat pre-senile, dapat hindi ka magkaroon ng dementia ng ganyang edad. Oo. So pag merong kang dementia ng ganyang edad, dapat mag-imbestiga ka kung baka may ibang dahilan yung dementia mo at hindi Alzheimer. Yes, ayun po. Okay. Napag-usapan natin kung ano yung Alzheimer's, tapos ano yung causes and signs and symptoms. Doc, paano nga ba maiiwasan ng isang tao ang Alzheimer's disease? Maiiwasan ng isang tao? Mga preventive measures. Kumbaga, since na-mention niyo po, wala talagang lunas ang Alzheimer's. Ano ba yung pwede nilang gawin na as early as now, they can invest on that para on the near future, medyo bawas-bawas naman po yung possibility. Katulad nung nasabi ko, kung alam mo yung risk factors, yun ang a-avoid mo. Di ba? So, healthy lifestyle. Pa rin. Okay? Stop smoking. Yes. Then, kung talagang meron kang, and then, exercise, proper diet, no? Avoiding obesity, avoiding sugars. Kasi talagang, yun ang ano ngayon eh. And then, yung bad cholesterol. Okay. And, exercise is a very good way to prevent. There are different ways of doing exercise. And bukod sa paggagawa mo ng exercise, nandun yung socialization. Importante. Importante yun. Actually, yung mga non-pharmacologic treatment or management of Alzheimer's or even prevention muna of Alzheimer's, kesa gamot ka agad, talagang importante yung exercise, socialization. Kasi depression and isolation, talagang isang common na dahilan kung bakit sumasama o nagkakadevelop. Mas prone ka sa magka-Alzheimer's. Kapag depressed. Depressed ka, hindi ka umaalis. Wala kang isolated ka, lonely ka. Oo. Kaya kahit mag-isa ka, lumabas ka, mag-Facebook ka. Manood ka ng Facebook Live. Ayun. Mag-social ka, kumanta ka. Gawin mo para maalis. Yes, oo. Huwag lang maisip yung mga ganun. The more you isolate yourself, lalo kang ano. Kasi una, walang hindi gumagana utak mo. Plus, yung emotional, iba eh. Totoo. Dapat tawa ka ng tawa. Masaya ka. Dito nga yun, masaya pa rin tayo. Doc, pagdating naman po sa diagnosis, ganun, available po ba ang treatment or let's say, meron po ba kayong diagnosis dito sa ManilaMed na available sa public? Okay. Well, definitely, bago mo sabihin, of course, 80% ng diagnosis makukuha mo sa history. Okay? Anong kwento, paano nagsimula, paano nagsimula yung pagkakalimutin, paano nagsimula yung ibang kilos, ibang behavior. So, malaking porsyento na yan na matutulungan yung doktor na sabihin na, mukhang Alzheimer's to. Pero may mga palatandaan din na kailangan mong imbestigahan pa na baka hindi ito Alzheimer's lang. Okay? Because ang hinahanap mo ay mga kondisyon ng pwedeng magka-dementia na treatable, na pwede mong gamutin. Yes. Versus kasi pag Alzheimer's na, parang konti na lang yung maitutulong mo. Mm-mm. Okay? So, pag meron kang nakitang pasyente na merong ibang palatandaang mahina ang kalahati ng katawan. Mm-mm. Iba yung pagsasalita, nabubulol, no? Yung ibang parang nabulag, masyadong madalas na masakit ang ulo at progressive. Yun dapat imbestigahan mo ng ibang, baka iba ang dahilan. Mm-mm. Baka may tumor siya. Baka meron siyang hematoma, that's yung namumuong dugo. Baka stroke siya. Mm-mm. So, yun yung mga dapat tignan. Huwag agad mag-assume na yun na yun. Meron tayong mga neurologists sa
dito sa Medical City. Mm-mm. At hindi ko naman sa pagyayabang, magagaling namang mga neurologists, okay? Mga board certified ng Philippine Neurological Association. Mm-mm. At ang iba pa nga, naging mga examiners ng board. Dito sa ManilaMed. Sa ManilaMed. Meron din tayong, well, meron tayong CT scan, mm-mm, okay, na at saka MRI na maipapakita yung itsura ng loob ng, mm-mm, ng brain, ano? Meron din tayong EEG, yes, electroencephalogram, na pinapakita naman kung paano tumatakbo yung brain. Mm-mm. Kasi kung meron siyang seizure or yung tinatawag na mas familiar ang tao sa epilepsy, yes, yung mga nagkukumbulsyon, nangingisay, pwede ding nagkakaroon ng pangyayari na nag-iiba yung kanilang pag-iisip, mm-mm, kung ina-atake sila ng seizure. Yes. And then afterwards, okay na sila. Mm-mm. Yun, EEG ang nagagawa nun. Mm-mm. And then, of course, kung gusto mong imbestigahan pa sa kung may sakit sa puso, mm-mm, may diabetes, o may problema sa thyroid. Kasi pag kulang ka ng thyroid hormone, pwede ka ding prone din pag magka-dementia. Mm-hmm. Oo. Samantalang yun, pag na-diagnose, o di, bigyan ka lang ng thyroid hormone, mm-hmm, babalik ka na sa normal level ng functioning mo, ng utak mo. No? Ang dami pa pa ng possible reasons. At saka yung ano pala, yung stress din. Kasi din, tsaka kulang sa tulog. Mm-hmm. Kaya dapat hindi nagpupuyat. Oo, naku, delikado din po pala yun. Mm-hmm. Thank you so much, Doc, for sharing your knowledge at sa pagsagot sa unang set ng ating katanungan. And then after our break, Dr. Bitanga will answer your questions from our live viewers. Live na live po sa pagbabalik po yan ng ManilaMed Healthline. We are healing professionals trained by science, molded by experience. We are in the practice of proactive healthcare. We dedicate our lives to you. And in the process, we ourselves become better. ManilaMed, only our best to make you feel better. Welcome back sa ManilaMed Healthline. Sa lahat ng mga viewers natin, kaka-tune in pa lang sa ating episode, magandang hapon po at pinag-uusapan po natin ang Alzheimer's kasama syempre si Dr. Esther Bitanga. Ayan, thank you so much sa lahat ng mga viewers natin. And mag-proceed na po tayo, Doc, sa first set of questions from the viewers. Pinapatanong po ni Madeline Cervantes Dicen, sabi po niya, does Alzheimer's have relation to sleep seizure and are they both incurable? Hindi ko maintindihan yung sleep seizure. Baka sinasabi niya, kasi may mga seizures na mas common lumalabas pag natutulog eh. Mm, okay. So, walang relasyon. Kung tatawagin mong Alzheimer's, mm-mm, okay, pero yun nga yung sinabi ko kanina, baka nagkakaroon siya ng seizure, kaya may mga pangyayaring para siyang confused, wala siya, parang wala siyang alam sa nangyari, ganon. Yung pala, nag-seizure siya, yung parang epilepsy. Mm-mm. Pero hindi lahat kasi ng epilepsy nangingisay eh. Merong non-convulsive, yung parang tulala lang ganon, pero hindi, walang alam siya sa nangyayari sa paligid. Okay. Ayun. Galing naman po kay Amor as, sabi po niya, may posibilidad po ba na pati bata pwede magkaroon ng Alzheimer's? Walang posibilidad. Uh-oh. Lalo na ang bata. Kasi ang Alzheimer's, ang dementia pag pinag-usapan, dapat narating niya yung pinaka peak nung kanyang mental capacity. Mm-mm. Okay? Then, dementia, nawawala dahan-dahan. Mm-mm. No? Versus, yung bata kasi, hindi pa niya narating eh. Baka mentally retarded siya kung hindi siya niya marating yung ano. Iba yon sa dementia. Uh-uh. Okay, ang mentally retarded, hindi niya narating yung peak nung kanyang ano, hanggang doon na lang siya. Mm-mm. Kaya hindi siya maka-perform. So they have to know the difference between that. Yun. Ayun. Galing naman po kay Tintinso, Onkowa, and Ana Sulit, sabi po niya, namamana po ba ang Alzheimer's? Merong klase ng Alzheimer's na
namamana. Napapasa. Genetic, ano yan. Pero dominant po ba siya? Laging rason? Or? Kung dominant, kung parang dinefine nila kung may three generations na napapasa yon. Okay. O dominant, mga dominant ano yun. At saka may particular allele na ano na yan, ha? Sabi nyo, wag heavy. Pero hindi ko alam ang pagtagalog ng allele. Yun yung nando sa genes na ApoE, allele E4, parang ganun. Na pag nakita mo yon na positive dun sa pamilya, parang biomarker na yun na ito, Alzheimer's. Possible din po pala na nadadiagnose early on pa lang. May biomarker. Pero yun nga sana, ngayon, ang tinatry ng mga tao na nag-aaral ng Alzheimer's na ma-develop yung mga biomarkers para hanggat wala. Okay? Kasi ngayon, ang kaalaman, 10 to 20 years, nando na yung abnormal deposits ng amyloid plaques bago magkaroon ng mga sintomas. Oo. Kaya kung makukuha natin ng biomarker ng Alzheimer's, mas maaga nating matutulungan ng tao. Pero Doc, di ba sabi kasi nila na mas dominant din sa mga babae yung Alzheimer's? Well, yun nga, tinitignan kung baka may sex predisposition. Ano? Hindi makita Then ang parang tinitignan lang na explanation dahil mas mahaba ang buhay ng mga babae kesa sa ano, sa mga lalaki. And mas maraming bisyo mga lalaki. Uh-oh. And makikita na number one risk factor sa Alzheimer's age. Edad. Okay. Hindi yung age, A-I-D-S, ha? Edad. Okay. And as you, syempre, pag namatay ka ng maaga, edi hindi ka magkaka-Alzheimer's. That's right. Ayan. Galing naman po kay Donna Ruidera, Lautinko. Sabi po niya, ano po yung risk factors ng Alzheimer's na na-mention niyo din po kanina? Kanina nga, nasabi ko na yung risk factors ng Alzheimer's, pareho rin ng risk factors sa stroke. Mga smoking, yes, diabetes, hypertension, cholesterol, mataas na cholesterol, walang sedentary lifestyle, and stress. Ayun, stress, obesity, yes, katabaan. Marami ata ako natatamaan dito. Hindi, this would be kumbaga, kailangan na nilang lifestyle change talaga. Lifestyle change. Ngayon, kung alam mo yung risk factors kasi, magagawaan mo na ng remedyo. Totoo. It's better na to tell you frankly kesa na magsisi ka sa huli, di ba? Galing naman po kay Hearty Rabasto, yung pagka malimutin habang bata pa, example, mga 40 years old and above, is it a sign na you're going to have Alzheimer's when you get old na? Hindi. Kadalasan yung dahilan ng parang, bakit nakalimutan ko yun? Ng bata pa, ang daming nagmumultitasking. Walang focus, walang concentration sa isang bagay. Lalo ngayon, hindi ko maintindihan yung mga batang nagre-review for the boards, pumupunta sa mga coffee shop. Sa mga doon nag-aaral, hindi makaaral ng tahimik na sa bahay. Yun ay samantalang pampakaaral yung gano'n, ano? Sanay sila na may nakikinig ng music, may kausap, pero nag-aaral. Yeah. So, hindi ko alam kung paano nila na-i-store yung ano nila. Pero yun, yung wala yung concentration. Ayan. Another question po from Tintin. So, Onkowa, since it's genetics, is there a way to prevent it? Or if so, is there a medicine para bumagal yung pagdating or paglala ng dementia? Okay. Nagtanong kanina din. Sinabi na natin na may genetic factor, ano? Pero, yun nga, malaking porsyento, sporadic. Yung basta lalabas lang siya. Ngayon, may mga gamot na pwedeng, sinasabi namin sa pasyente na hindi ito para ma-cure. Na para kang uminom na antibiotic na na-cure yung UTI mo. Okay? Pero pwedeng ma-delay niya yung
pagsama from one stage to the next. Mm-mm. Okay? So, meron ding gamot na, for example, pag nasa moderate stage ka na, mm-mm, okay, ang isang pinaka-problema ng mga caregivers at family, mm-mm, actually, ang Alzheimer's, concern niya ng buong pamilya. Oo, totoo po. Yung pasyente mismo, wala na siya, lalo na sa masaya siya eh, yes, wala siyang iintindi. Yung family at mga caregivers talaga ang hirap na hirap. Mm-mm. And so, yung behavior, minsan nagwawala sila, hindi, mm-mm, sila ano. Yun, meron ka namang pwedeng ibigay, mm-mm, na gamot, at meron din namang mga non-pharmacologic, meaning hindi mga gamot na paraan na para matulungan yung pasyente. Mm-hmm. Like for example, you mentioned kanina, socialize. Sinasabahan mo, bigyan mo ng atensyon. Yung iba naman, kaya nagwawala, yung maglagang mag-ano, nagko-call sila ng atensyon eh. Kasi hindi napapansin. Oo, kasi, ganyan na yan, parang gano'n. Ano, minsan nagsasawa na kasi yung family, mm-hmm, o kailangan, tignan nyo din yung caregiver, dapat ang caregiver, nagkakaroon din naman ng break. Totoo. Oo, na tayo nga swerte ang Filipino, we take care of our, yes, relatives, no? Pero dapat din, hindi naman kay ate lahat ibubuntun yun. Si ate, gi-give up na niyang buong buhay niya, mm-mm, para kay nanay, kay ano, no? So, kailangan din bigyan sila ng break. Napag-uusapan natin, Doc, yung families ng mga taong may Alzheimer's. Paano po ba nila mapag-differentiate yung Alzheimer's disease? And then, like, for example, sabihin natin, poor memory loss. Kasi minsan, lalo kapag matanda na, bubulong na lang, naku, si nanay, ganito na, ganyan. Eh, baka yun, ay, Alzheimer's na. Pwede na po. Oo, okay. Baka, lalo na kung na-develop yun over time. Na, di naman dati, dal. Bakit ngayon eh, mga nakaraang buwan, taon, ba hindi na nalilimit na yung pagsasalita. Yun, yung language. Mm-mm. Na ano na, na halos ayaw na magsalita. So, pwede rin pong active na silang mag-volunteer na, paano po kayo magpa-check up? Highly suggested din po ba yun? Yung mga, yun nga mga sinabi ko, mga palatandaan na, sa dati naman eh, maayos na makipag-usap. Mm-mm. Bakit ngayon eh, parang ayaw na magsalita, bigla nang iiyak, yung mga ganoon, ano. Tapos, yun nga, naninise, na saan mo nilagay pera ko? Kinuha nyo, lahat. Galing naman po kay Sakapano Lopez Ho, I was sick at the age of 38 with depression. The doctor prescribed the medicine with anti-Alzheimer's disease. Is it a sign that I could have Alzheimer's in my older age? Siguro, hindi anti-Alzheimer's disease yung gamot niya. Okay. Ginamot siya ng depression. Oh. Kasi pwedeng, yung depression pwedeng maging, ano eh, parang, siyempre hindi na ikikilos, ayaw na kumilos, may time na makonfuse. So, may pwede mong ma-misinterpret. Ano to, nagdi-dementia ba to? So, may pseudo-dementia eh. Mm-mm. Yung parang false dementia, hindi naman pala siya demented. Yes. Depressed lang siya. Mm-hmm. And yun ang tinitingnan namin pag tumitingin kami ng pasyente. Mm-hmm. Baka ito eh, depressed lang. Namatay ang asawa. Since namatay ang asawa, ayaw nang kumilos, ayaw nang kumain, ayaw nang hindi nabihisa ng sarili. Mm-hmm. Parang kung sasabihin mo, nagdi-dementia na, no? When in fact, ano yun? Baka depression lang. Depression. And yun naman, nagagamot. Ayun. Galing naman po kay Cynthia Ma Palaciano, I'm becoming forgetful. Sometimes I tend to forget what has happened during the day. And can numerous major surgeries cause Alzheimer's? Today I was at the mall less than 15 minutes. I panicked if I locked the car doors and wondered where I left my car keys. In less than 15 minutes daw po, I can't recall what happened, and this happened a lot of times in a day. And she's 54 years old po. Anong trabaho niya? How stressed is she? Mm-hmm. Ano, baka nga sa dami ng iniisip niya, nilock niya yung door, pero iniisip na niya, ano bang gagawin ko doon mamaya? Mm-hmm. Ano ba? Puntahan kong, ano pa ba yung bibiling ko? Tapos, ay, nalock ko ba yung door? Mm-hmm. Ganun ang, ano. Kahit na ilang beses po sa isang araw.
Iyon na nga, baka talagang stress na stress siya. Pero kung mismo siya, naku-concern siya sa nagiging makakalimutin siya, dapat na siyang kumonsulta. Oo, kasi yung meron tinatawag na mild cognitive impairment, na napapansin nung pasyente mismo, nung tao mismo, hindi na to normal ah. Masyado na akong nakakalimot. May self-assessment. At talagang masama na eh. Over, ano. Then, consult. At baka mas maaga, matulungan ka. That's right. Sabi po ni Michelle Torres, are there medicines or vitamins we can take to prevent Alzheimer's? Okay. Hindi siguro for Alzheimer's prevention, but for good health. So, nakikita na yung mataas na homocysteine sa dugo, eh, ibig sabihin na kulang ka ng folic acid, vitamin B6, B1. So, mag-take ka nun. Yung rich in homocysteine po? No? Hindi, para mapababa mo yung yun. Tapos, of course, may mga pwede tayong kulang na iba pang vitamins na para sa pagpapatakbo ng utak natin. Effective po ba yung mga, kunwari, mga gamot na mga nag-sharpen daw ng memory? Will it contribute something on the long run? Or? Well, bago kami nagre-recommend ng gamot, talagang there should be clinical trials. No? Bago mo sabihin gamot yan. Bago ma-approve yan ng FDA, gamot yan. Yung mga hindi ma-approve, supplement yan. Okay. Kasi, kakikita nyo, advertisement sa TV, diba? Gamot sa ganito, gamot sa ganito. But the end, sasabihin, it has no therapeutic value. Parang gano'n na ano. So, mahirap, mahirap sabihin na ano, kung wala kang proof, wala kang evidence. Ayun. Evidence-based ang ating discussion eh, tsaka ano. Paano po pag yung mga pagkain? Though nasabi nyo kanina, mga high in cholesterol, dapat iwasan, ganun. Are there any other kind of food po na pwede natin iwasan? Na ang nakikita, lower? Yung mga processed food na yung carb, high in sugars, yan ang nagpapasama ng diabetes. Okay. And yan namang methionine, pag mataas yung red meat, na pinapa-avoid din. Nabasa ko lang yun dito sa aming ginawa. Ayan, pakita na po natin yung libro. Sige. Na gusto kong sabihin na baka hindi natin mapag-discussan lahat. Ano? Merong ginawa kami sa Alzheimer's Disease Association of the Philippines. Actually, second edition na to ng libro. It's a recommendation on the diagnosis, prevention and management of Alzheimer's disease. Sige po. Okay? Yan, pakita natin. Mabibili ito, actually, pwede sa mga, sa St. Luke's ata, o sa, hindi ko alam. Basta yung actually, author pa, if ever, hindi po ba yung author? Yung technical working group, kasi iba-iba. Okay po. Nandito, may iba-ibang gumawa ng ano, Madaming contributions. Oo, iba-iba. Ayun, kami. That's kami. A good thing po. Lalo na, gusto kong sabihin yung mga lalo na yung may Alzheimer's, at least alam ng family dapat na meron din silang legal counselors. Because ultimately, dadating yung period na hindi na makakapag-isip yung tao, hindi din siya makaka-decide. Yes. Kaya dapat yung advanced directives, anong gagawin niya sa buhay, kung ganito na ako, no? Importante 'yun. Ngayon. And nakikita namin nagiging problema 'yun ng mga pamilya. Another question po from Arnold Emocling. What are the causes of Alzheimer's disease? My wife, who is a cardiologist, says she needs a pacemaker because she has cardiomegaly and decreased heart rate, which would lead to an early onset of the disease. Is this true daw po? Cardiologist siya eh, siguro sinasabi niya kailangan niya ng pacemaker. Baka may irregularity yung heart niya, no? So may taas yung risk niya na magkaroon ng stroke.
Okay, so, okay, heart possible disease. Din yung onset na disease po. Pero para mag-lead sa Alzheimer's, walang Ayun. Yun naman. Okay. Naalala ko na, nasa ano nga pala ito, sa Fully Book, tsaka sa National Bookstore. Okay po. Ayan. Tinanong nga pala namin. Simutak ko. Thank you so much for sharing that book, Doc. Sabi naman po ni, tinatanong ulit ni Cynthia Mafelisiano, can numerous surgeries affect memory? Had 4 major surgeries and I'm a breast cancer survivor, chemo and Lina. Ayun. Stopped working in full-time Lola. I am 55 years old. Well, maraming, hindi lang surgery ang nakaano sa kanya, no? Breast cancer patient siya. Pwede rin po yun. Oo. Mm-hmm. Hindi lang yung surgery o yung anesthesia. Palagi yung sinasabi. Uh-oh. Nung na-hysterectomy ako, inalisan ako ng panto, kung ano-ano. Mm-hmm. Wala na, nakalimot na ako. Ganun. Eh, maraming factors na nag-contribute doon. Hindi yun maglilid sa Alzheimer's. Mahirap kasi pag mag-self-assess eh. Ayan. Galing naman po ulit kay Tintin Songkowa. If one parent has dementia and he has 2 kids, both boys daw, yung dalawang niyang anak niya, mamamana din po ba? If not, who has the most chance to have it? Kung yung dementia niya, Alzheimer's ha? Baka may ibang dahilan yung dementia niya. Okay. Okay. Ngayon, yun nga, kung dominant yung gene na nag-aano niya ng sa Alzheimer's, may two-fold to four-fold risk or chance na magkaroon yung anak niya. Ayun. Galing pero naman hindi ganun kataas yun. Hindi po masyado. Hindi ganun kataas yun. At least, diba? Galing naman po kay Alden Zan Iglesias, para saan po ang colinerve? Did I pronounce it correctly po? Colinerve. It's a medicine that ano parang ano siya ng brain enhancer na naapektuhan niya yung membrane ng anong brain. So ginagamit 'yun sa acute stroke. Ginagamit din ng diyan sa mga pagpapatalas daw ng uta. Yung mga ganun. Ayan. Galing naman po kay Jeannie De La Cruz, totoo po ba na ang taong palabasa or mahilig magbasa, yun ang mas madaling makalimot or magiging makakalimutin? Ay, hindi. Actually nga, yung mga protective factors para mas mabawasan ang risk mo na magka-Alzheimer's. High education. Wow. High level of education. High yung professional occupation. Yung ginagamit mo yung utak mo. Yun nga, magso-socialize ka. Yes. Yun yung mga protective. And so, kung nagbabasa ka, palabasa ka, ginagamit mo yung utak mo palagi, mas ano, nababawasan yung chance mo na ano, na magkaroon ng Alzheimer's. At least, na-clear po sa atin yan. Galing naman po kay Salvation Cruz, yung nanay ko segundo lang yung tinanong niya, itatanong ulit at nalimutan na niya. Ano po ba ang dapat gawin para wag siyang makalimot? I think, baka yan na yung ano eh, palatandaan niya. Isa na yan sa sinyales na may dementia siya. Yes. So, baka Alzheimer's, pero maganda, i-konsulta. Kasi hindi siya part ng normal aging eh. Hindi siya part ng normal na pagtanda. Sakit siya eh. Yun na nga, baka yung pagka makukulit niya, baka meron pang lunas pag nalaman ko anong klase na dementia meron siya. No? Ayun. Ayan, galing po kay Lani Jimenez, 52 years old pa lang po ako, mabilis na ako makalimot. Sobrang bilis na makalimot ako. Nakatapat ako sa computer, nakakalimutan ko agad. Ano po ba isa-search ko? Ano po ang dapat kong gawin to be diagnosed? Magkonsulta siya. Dito na sila dumiretso sa Manila. Mismo siya, nag-worry siya na hindi ako ganito, hindi ako... No. Ayan. Galing po kay... Last Consulta question siya sa po. Manila, men. Ayan. Kumonsulta po kayo dito. Sa akin. Ayun. Sa mga neurologists dito. Ayun. Yan naman matutulungan talaga. Matutulungan siya.
kailangan importante yung first step, kumbaga, yes, consulting. Galing first yung step is recognition. Eh. Yes, okay. Insights, sarili mo. And then yung family members. Huwag nyo nang patagalin. Kung may duda kayo, Consulta na. Agad. Ayan. Galing po kay Ana Posadas, last question po. My lola is 86 years old this year. What's the difference with Alzheimer's and dementia? Madalas na siya nakakalimot, like kapag may sinabi ka, makakalimutan niya agad yon. May mga bagay like sa pagliligo, akala niya naligo na siya, pero hindi pa po talaga. Mm-hmm. She insists na naligo na siya. Ayaw niya ding magpatingin sa doktor. Nagagalit sa amin kapag pinipilit at sinasabihan namin. Matigas din ang ulo niya. Makulit din. Lagi din sumasakit ang ulo. Signs ba ito Alzheimer's or dementia? Ano po pwede namin gawin as a family? Okay. Mukhang may dementia na siya. Mm-mm. At mukhang ang type ng dementia niya ay Alzheimer's. Alzheimer's. Kasi tingnan mo, 86 years old. Mm-mm. By age. Tapos yung pagkamakulit, yung immediate, yes, recall, hindi na niya matandaan kung naligo siya o hindi. Tapos pakulit-kulit na yung kauusap lang, iba ng ano. Tapos ano yan? Nagiging ano, yung ayaw niyang magpatingin. Matigas ang ulo. Alzheimer's yan. Alzheimer's, ayan. Alzheimer's yan. Kay Ana dyan, naku, patingin na po kayo. Ipatingin po, and Dr. Bitanga will be helpful din at the same time. Ito, Doc, last na lang po. Can you give a general advice sa mga patients natin or sa mga viewers natin nanonood na sa tingin nila mayroon silang ganito, as well as with the family members? Mga co-FB. Ka-Healthline. Ano yung tawag doon? ManilaMed Healthline yung show. ManilaMed Healthline. Viewers. Okay. Ang Alzheimer's ay hindi normal na parte ng pagtanda. Kung may napapansin kayo sa inyong sarili na, aba, bakit hindi naman ako ganito? Bakit naiiba yung pag-iisip ko? Madalas ako makonfuse? Madalas ako makalimot? Magkonsulta. Kasi baka hindi lang naman yan Alzheimer's eh. Baka may ibang dahilan na pwede nating magamot. Then, kung may kayong sa family members naman, kung may mga napapansin kayong naiiba ang kilos, naiiba ang pag-iisip, naiiba ang judgment, mga decision, siguro tama lang na dalin nyo na talaga sa ManilaMed para matignan siya talaga ng mga doktor, na ang neurologist po ang talagang tumitingin ng mga ganyan. At ang mga geriatricians po, mga specialist sa mga matatanda, ay tumitingin din sila niyang mga may Alzheimer's. Ang dementia po, ang siyang pinaka-main, kumbaga, umbrella. Siya ang main topic, main heading. And ang Alzheimer's ay isa lang sa klase ng dementia. At ibang klase nga, katulad na sabi ko, yung nagka-stroke, may normal pressure hydrocephalus at marami pang ibang causes. So, magpatingin na po kayo kung meron kayong napapansin na hindi tama sa dati niyong kinaugalian. Ayun. Marami pong salamat. Thank you din, Doc. At lastly po, yung mga viewers natin na interested na magpa-consult, can you share with us po yung clinic hours ninyo dito sa ManilaMed? Sigurado kayo sa akin kayo pupunta. Oo, Tuesday naman po. And Thursday po, 2 to 4, 2 o'clock in the afternoon hanggang 4 o'clock sa room 328 po. Ayun. Thank you so much, Doc, for sharing your knowledge and for clearing some things with us. At maraming salamat din sa ating mga viewers who constantly support us. Talaga naman, ang daming nating viewers for this episode. Maraming salamat po. At sa lahat din ng mga viewers nating hindi pa nakakapag-like ng ating Facebook fanpage, nako, better hit that like button and
You may visit us on Facebook/ManilaMed or visit our website that is www.manilamed.com.ph. Nako, abangan niyo po ang ating susunod na Health ManilaMed Healthline episode at pag-uusapan po natin ang patungkol sa heart, all about heart with Dr. Enrique Campos. So August 24 po yan, talaga namang napaka-interesting po ang mga naka-lined up po sa health issues na ating araw-araw nararamdaman or na-experience dito sa pamumuhay natin sa syudad. And again, muli po ako si Hani Lapitan and this has been ManilaMed Healthline. Only your best to make you feel better. Magandang hapon.